Nag-umpisa nga itong chapter 1063 sa scene ng grupo nila Luffy. Kung sa last chapter nga nakita natin kumain ang mga ito, ngayon nga busog na sila. Nagulat nga itong si Atlas sa lakas kumain netong sila Luffy. Hanggang sa nagpaalam na nga ito dahil sa may trabaho pa nga daw siya na dapat tapusin. Sa pag-e-explore pa nga netong sila Luffy sa Egghead Island, may nadaanan silang isang machine na capable namang mag-produce ng mga kasuotan. Dito nga nakita nating nagpalit ng damit itong sila Luffy, Bonnie at Chopper ng similar sa suot ni Atlas. Sinabi nga nila na magaan daw itong mga suot nila ngayon. Samantalang si Jinbei naman parang nagbabakasyon lang sa damit niya. Sa sumunod na panel naman bigla ngang may dumating na isang pulis. At similar nga yung appearance niya kay Kuma. Dahil nga sa hindi daw nagbayad itong sila Luffy sa kinain nila at sa mga damit na suot-suot nila, bigla nga silang inatake nitong pulis Kuma ng laser beam. Bali nakailag naman itong grupo nila Luffy. Sinabi nga ni Luffy na masyado nga daw harsh itong punishment ng pulis Kuma sa ginawa nila. Papatayin daw ba sila nito dahil lang sa hindi sila nakabayad ng pagkain? Kaya naman ng oras nga naaatake na ulit ng laser beam itong pulis Kuma, agad na tong pinigilan ni Luffy. At aakma na nga siyang gagante. Pero biglang ang sumulpot itong si Bonnie at sinipa si Luffy. Galit na galit nga itong si Luffy sa ginawa sa kanya ni Bonnie. At sinabi na kung hindi nga daw nila gagantihan itong pulis Kuma, mamamatay daw sila. Mangiyak-ngiyak nga lang na sinabi ni Bonnie na tatay niya daw si Kuma. At siya na lang daw ang nag-iisa niyang pamilya. Nung marinig nga ito nila Chopper, Jinbei at Luffy, gulat na gulat sila. Hanggang sa naalala na nga ni Bonnie yung oras na binubuhat siya ng tatay niya noon. At dito sinigaw na nga niya na wag daw saktan ang tatay niya. At sa huli nga umatake na naman itong pulis Kuma. Kung saan ang target na nga niya ito nang si Bonnie. Kaya naman nakita nga natin itong si Luffy na papunta na sa kanya. Syempre para sagipin. Sa sumunod na panel naman tumalon na nga yung scene sa gitna ng karagatan. Nakita nga natin dito yung barko ng Blackbeard Pirates. At itong submarine ng Hearts Pirates. Bali na mong problema nga itong si Trafalgar Law dahil sa inaatake sila netong sila Blackbeard. Hanggang sa biglang ang naging babae itong buong Hearts Pirates. Naging babae nga sila dahil sa ataking ginawa ni Dokyu. So nabalik rin naman kaagad ni Trafalgar Law yung sarili niya sa normal. Since gumamit nga siya ng haki. At natutunan nga daw niya yon sa naging laban niya sa mga emperors. At dito ipinakita na nga itong mga original members ng Blackbeard Pirates. Bawat isa nga sa kanila may kanya-kanyang Devil Fruit powers. Si Dokyu nga may Sick Fruit. Si Burgess naman may Power Fruit. At itong si Van Agur naman may Teleport Fruit. So habang nakadaong na nga itong Hearts Pirates sa kalapit na isla, mabilis nga silang nasundan nitong Blackbeard Pirates. Itong si Van Agur nga nag-teleport kasama si Burgess sa lokasyon nitong si Trafalgar Law. Kung saan agad ngang bumuhat ng isang buong bundok itong si Burgess. At ibinato kay Trafalgar Law. Mabilis rin naman tong nailagan ni Law gamit yung room niya. Hanggang sa nakita nga natin itong si Blackbeard na paparating. Nakasakay nga siya sa kabayo ni Dokyu na merong pakpak. Sinasabi nga na meron daw horse horse fruit, model Pegasus itong kabayo na to. Bali habang pababa nga itong si Blackbeard meron siyang sinasabi kay Trafalgar Law. At ito nga yung matagal na nga daw simula nung huli silang magkita. Obviously reference ito sa nangyaring Rocky Port incident. Since recently nga napag-alaman nating related itong si Blackbeard sa insidente na yon. Plus sinasabi pa nga na itong si Trafalgar Law daw ang mastermind ng Rocky Port incident. Dagdag pa nga ni Blackbeard na ngayong tinalo na nga daw nila Trafalgar Law itong sila Kaido at Big Mom gumagawa nga daw ng ingay itong mga bata na to. Which is nakakatawa nga daw. Kaya naman ngayon nga kukunin na nga daw niya kay Trafalgar Law kung ano yung nakuha nito kay Kaido. At yung tinutukoy nga na itong si Blackbeard yung kopya ng Road Poneglyph. Sinabi nga lang ni Trafalgar Law na wala nga daw problema. Dahil sa yun nga rin daw ang gusto niyang makuha kay Blackbeard. Yung Poneglyph na hawak nito.
Kaya naman itong magiging laban nga daw nila ay magiging winner takes all. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1063. Bali ngayon ay pag-usapan naman natin yung mga pangyayari sa chapter na to. Unahin na nga natin yung nangyari sa grupo nila Luffy. So magfo-focus nga ako sa ipinakitang pag-aalala ni Bonnie sa tatay niyang si Kuma. Alam naman nating lahat na dating hari itong si Kuma. Meaning eh prinsesa itong si Bonnie. Since tatay nga niya si Kuma. Ngayon eh kung titignan nga natin itong memories ni Bonnie kay Kuma sa chapter na to, eh medyo dirty nga yung appearance na itong si Kuma. Same as sa drawing ni Oda ng bata itong si Kuma, eh dirty nga rin ito na nagbubuhat ng kahoy. Ganun din itong si Bonnie. Dinrawing nga siya ni Oda in child form na madumi at kumakain. Meaning eh posible na itong pinanggalingan nilang kingdom, which is yung Sorbet Kingdom, eh isang mahirap na kingdom noon. At possible na hindi sila nakakabayad sa Celestial Dragons ng tribute. At dahil dito, eh pwede nating sabihin na ito yung rason kung bakit niya binenta yung sarili niya para sa world government. Ang iligtas ang buong kingdom niya sa gutom kapalit ng buhay niya. Sa part naman ng tapatang Blackbeard at Trafalgar Law, eh sobrang timing nga ng harapan na to kung tutuusin. Since matutuklasan na rin natin finally kung ano nga bang kakaiba kay Blackbeard. Dahil kung maaalala nyo, eh nabanggit nga ng doktor ng Whitebeard Pirates na si Marco, nakakaiba daw ang katawan nitong si Blackbeard. At dahil nga sa doktor din itong si Trafalgar Law na merong devil fruit na kayang mag-surgery, eh malalaman na kaya natin finally kung ano itong tinutukoy ni Marco na kakaiba kay Blackbeard. Bali itong magiging laban nga nila Trafalgar Law at Blackbeard, eh masasabi kong sobrang hirap nito sa part ni Trafalgar Law. Since wala na nga siyang takas ngayon kay Blackbeard. Dahil bukod nga sa madali siyang mahahabol dahil sa devil fruit ni Van Agur, eh kasama nga rin ni Trafalgar Law itong buo niyang pirate crew na later on eh pwedeng maging kahinaan niya pa pag pinuntirian itong sila Burgess. Obviously eh wala ngang panama itong si Trafalgar Law kay Blackbeard. Dahil bukod nga sa dalawa ang devil fruit neto, eh hindi pa rin natin alam yung full capabilities ng dark fruit. Ang only way out nga lang sa tingin ko para kay Trafalgar Law eh kung may dadating at tutulong sa kanya. Kumbaga similar sa nangyari kay Boa Hancock nung dumating itong si Silver's Rayleigh. Bali baka nalilito kayo guys ha. Itong pangyayari nga kung saan sinugod ni Blackbeard ang Amazon Lily, eh 3 weeks ago pa ito. Kaya nga kung maaalala nyo, eh sa flashback na lang ni Boa Hancock natin nakita itong pangyayari sa kanya. At itong tapatang Blackbeard at Trafalgar Law, eh ito na yung current timeline. Sana nga lang at hindi ito i-offscreen ni Oda. At sabihin na lang yung resulta sa mga susunod na chapters. Sana nga eh patikimin tayo ni Oda ng konting laban ng dalawang to. Since parehas ngang kakaiba yung mga devil fruits nila. Plus itong dark fruit nga ay nakaka-nullify ng ibang devil fruit powers. Kaya naman nakaka-curious nga kung anong diskarte ang gagawin itong si Trafalgar Law para matalo itong si Blackbeard. Anyway, ngayon ngang unti-unti nang nare-reveal ang bagong mission nitong tatlong captains ng Supernovas, eh ang huling captain na nga lang na hindi pa nare-reveal ang kinahinatnan eh itong si Eustace Kid. Kung si Trafalgar Law nga eh kaharap ngayon itong si Blackbeard, at itong si Luffy naman ay nasa lokasyon ni Dr. Vegapunk, eh sa tingin ko na most likely ay makakaharap na itong si Eustace Kid itong Cross Guild. Or kung hindi man Cross Guild, eh itong Red Hair Pirates. So nagme-make sense ba na haharapin ulit na itong si Eustace Kid itong sila Shanks? Sa tingin ko nga, eh pwede. Dahil yung history nga ng dalawang grupo na to, eh medyo fishy. Kaya naman kung sakali nga at magharap ulit itong dalawa na to, eh malilinaw na sa atin kung paano nga ba hinarap ni Kid itong sila Shanks sa una nilang pagkikita. Bali kayo ba? Sino ba sa tingin nyo ang makakaharap na itong si Eustace Kid ngayong na-reveal na rin itong kinahinatnan ngayon ni Trafalgar Law? Si Shanks ba ang makakaharap niya ulit? Yung Cross Guild ba? O may iba pa kayong naiisip na pwedeng makaharap na itong si Eustace Kid? So kung may idea nga kayo, eh i-comment nyo na lang yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. Bali dito na nga nagtatapos itong maikling review natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1063. So yun lang,